at pinapagawa nating babae sa kanya. Gusto niyang sa iba na lang mapunta. Hello everyone! Magandang umaga, magandang gabi sa ating lahat. So, it's me, it's Kafodi Mix Channel. So, welcome to my YouTube channel! So, ngayon is magre-reaction na naman tayo sa part 51 sa EDC. Yan. So, new upload ni Kalinga Prabs ng part 51. So, may kinuha kong video clip sa upload videos ni Kalinga Prabs. So, hayan guys. So, bago tayo mag-reaction, is-shoutout muna natin ang ama ng Kalinga, si Bal Santos Matubang, at Edna Vlog, Kalinga Prabs, and ang ating idol, Kalinga Edo. So, huwag niyong kalimutan i-subscribe and manood sa kanilang mga videos, and please, don't skip ads para naman makatulong tayo sa beneficiaries nila. Ayan. So, at i-marathon din natin. Kung may extra kayong mga phone o mga laptop, pwede kayong mag-marathon. Malaking tulong po sa kanila yon, sa mga beneficiaries nila. And please, don't skip ads. And of course, sa akin din guys, ha? Huwag niyong kalimutan ang aking channel, Kafodi Mix Channel. So, ayan guys. So, magre-reaction tayo sa part 51. So, bago tayo mag-reaction, panoorin muna natin itong video clip. Yan. Dumihan ko ng konti. Dumihan ko ng konti. Marunong din ako. Marunong din ako. Marunong din ako. Baka hindi nga po kayo nagugas din sa iyo. Maging okay ka. Teka lang. Simula hanggang ngayon, andyan pa rin. Sakit ka yata. Hala po. Nagsitad kaya ako. Sabi niyo lang po gusto mo makita. Ayun pala ang sinabi ni Ed sa chat. Grabe na to mga kapatid. Aba siyempre, bakit sino bang hindi? Booking ka tuloy ngayon, insan. Okay. Malis mo, sabuan pa. So, hayan guys. So, natatnan ni na Kalingap Edo na naghugas si Biance ng ano, ng pinggan. So, hayan, gusto niyang tulungan para mapabilis yung paghuhugas. Yan. So, ang sa tema ng ano guys, parang wala yata sa plan na mag-vlog yata sila doon. Napadaan lang sana sila doon. And yun, eh din nag-vlog na rin sila kasi nandiyan si Kalinga Edo. O alam naman natin na busy din siya sa sarili niyang pag-vlog. So, hayan guys. So, ginok niya nga si Biance na tulungan na niyang maghugas para mapabilis yung ginagawa ni Biance. Kaso lang, sabi ni Biance is ginok niya din na baka sa bahay ni Kalinga Edo is hindi siya naghuhugas. Eh, tumawa si Kalinga Edo. So, alam na natin automatic na yun guys na talaga naman hindi naghuhugas si Kalinga Edo sa ganito kasi nandyan si Mami Helen. Yan. So, syempre, nag-iisa lang siya dyan at saka nag-iisang lalaki. Eh, wala yung kapatid niya nasa Manila. So, ayan. So, automatic na yan na spoiled siya kay Mami Helen. Yan. At saka isa pa guys, yung ano, yung sinabi niya, yung titignan niya si, ano, si Biance, yung kung may sinat pa siya, yan, kung may mainit pa o may sinat, mga ganyan. So, eto naman kasi Kalinga Edo, hindi niya talagang anuhin. Ano bang ibig sabihin na sinasabi mong hot? Ang daming ibig sabihin niya yung hot, Kalinga Edo, yan. So, pati si JJ, kinilig na rin siya sa pagka-cameraman. So, ayan, so, ano bang hot? Mainit yung katawan? May sinat ba siya? O, anong hot? Sexy? Hot body? Ganon? So, ikaw talaga Kalinga Edo. So, next time is, anuhin mo kung anong ibig sabihin yung sinasabi mo. Yan. So, ayan guys. So, ito yung ano natin. So, panoorin natin yung next video clip. Yan. So, re-reaction na naman natin. Yun. At saka yung ano pala guys, saka na booking ni ano, ibinooking ni Biance pala yung ano, yung nag-message pala si Kalinga Edo bago sila pumunta doon. Pero ang sabi ni Kalinga Edo is, kung gusto niya siyang makita. Eh, hindi niya sinabi na pupunta sila doon. Kaya, yun nga, ay gusto, na,
gusto pala nilang ano, makikain dun sa kanila kasi may dala silang mga pagkain. So, yun. So, dali-dali silang nagsaing. So, hayan. So, ibinuking ni Beyonce na ang message pala ni Kalingap Edo sa kanya is kung gusto niyang makita si Kalingap Edo. So, talagang halatang in love talaga itong Kalingap Edo, no? Talaga naman. So, panoorin natin yung next video. So, etong next video ito, guys, is dito ako na naging emotional nung pinanood ko ito. So, siguro naman yung iba din is naging emotional din yung nung pinanood nila ito about sa bahay ni Beyonce. Yan. Salamat sa pagkasikaso kanina. Nakaka-inlove ka talaga. Wala po yan. Kulang pa nga po yun yung sakripisyo nyo sa amin. Nahiya na nga po kay na Kuya Rob. Bakit naman? Kasi ano po, yung nagka-problema pa po dun sa pabahay. Hindi ko naman po inaasahan na ano na ganun yung mangyayari. Simple lang naman po talaga yung ano yung gusto ko po sana yung nasabi ko po sa first vlog. Na ano, gusto ko lang po makalipat pero po yun. Pinasa na malaki po yung ano, pagpagawa po sa amin. Nakakahiya na po kaila Kuya Rob. Okay lang yan. Okay lang. Huwag ka mag-alala. Kahit man ano, nag-tugil ngayon. Sigurado gagawin ni Kalingap Rob ng paraan para magawa yung bahay. Siyempre, nangako naman siya. Alam ko naman si Rob. Pag nangako yan, gagawin niya talaga yan. Ito magalala lang. Kahit sa iba na lang po yung ibigay? Sa iba? Hindi, no? Para sa'yo na yun. Deserve mo yun lahat. Deserve niyo yung family. Saka, hindi mo naman ano yun. Wala ka namang kasalanan dun. Okay ka lang? Once na sumabog is
parang nahiya na siya kay Kalingap Rab dahil nga yung sanaki ba na, sanaki ng bahay nagpinagawa sa kanya. So parang ano din na parang nahiya na talaga siya. Ang gusto lang naman kasi niya noon, eh napanood naman natin yung first vlog niya na gusto lang nilang lumipat dun sa kanila kasi nga malapit sa dagat. Eh delikado talaga yun pag may mga kalamidad na typhoon. Yan, mga typhoon, bagyo. Yan, so mahirap yun guys. Yan, mahirap kalabanin ang tubig. Yan, hindi mo minsan pag baka tulog sila, nandyan na yung tubig. So, mahirap yun guys. So, yan. So, ang gusto lang nila noon is makalipat lang ng bahay, yung mapagawan sila ng yung simpleng bahay lang. Pero hindi niya in-expect na ganun po kalaki yung pabahay ni Kalingap Rab. Pero kagustuhan naman ng ibang sponsor na ganun ang ibigay. So, ibigay sa kanya. So, deserve niya naman talaga guys sa kabaitan ni Beyonce. Yan. So, kung mayaman lang tayo, mayaman lang ako, why not na mag-share din tayo. Kaso lang is hamak lang tayo na OFW sa ibang bansa. Hindi naman kalakihan yung sahod natin. So, makapag-share din tayo ng konti. At least may konting iambag din tayo. Yun. So, hayan guys. So, don't worry ka, Beyonce. Yan is matatapos din yung pabahay mo. So, maraming nagmamahal sa'yo. Yun lang ang masasabi ko sa'yo. Maraming nagmamahal sa'yo. Kami nagmamahal sa'yo, guys. Nag-emotional ako, guys. Yan. Marami kami nagmamahal sa'yo. So, don't worry. Yan. Don't worry. Relax ka lang dyan. Yan. So, yung mga basher, kung may mababasa ka na, mababasa kang ano, masasabi ko lang, kung may mababasa kang mga hindi maganda, just ignore. Yan. I know na strong ka. Yan. Strong ka, nandyan si Kalingap Edo, nakaalaray sa'yo. Yan. So, tandaan mo yan, Beyonce. Yan. Huwag kang masyadong makinig sa mga iba. Dapat, makinig ka lang sa nakapaligid sa'yo, lalo na sa mga peres mo. Yan. Diyan ka lang makinig. Yan. Diyan, mga ano nila, makinig ka sa mga payo ng mga magulang mo. Yan. So, nandyan lang si Kalingap Edo, nakaantabay sa'yo. Yan, tinutulungan ka niya sa ano, alam ko na ginagabayan ka ni Kalingap Edo. So, hayan guys, so sorry, naging emotional tayo. So, ngayon guys is ano naman, bago tayo maging emotional, totally emotional, yan. So, sorry na lang kasi hindi ko napigilan. So, eto is bago umiyak tayo, may papag-goodbyes naman si ano, si Mami Hansel, kasi nga is na hot seat ni Kalingap Rab. So hayan guys, so bago tayo magtapos itong vlog natin, so panoorin muna natin yung sinabi ni Mami Hansel. Kasi hinahatid siya ni Edo dito. Nung isang araw nga, sinundo siya. Sabi, medyo mas ano pa yung ano niya, sama yung pakiramdam. At naagapan ng gamot. Tapos yun nga, pagbalik ni ano, binila naman siya ni Kuya Ed ng gamot. Ay, grabe! Okay na. Pero si Eds na, okay naman po si Eds para sa inyo. Oo, mabait naman si ano. Bahala sila! Grabe guys, inahatsit natin si nanay. Inahatsit natin si nanay. Sila naman yung nagkakaintindihan yung diya kanina. Ako. Hot seat ni Kalingap Rab. Yan. So, napanood naman natin siguro yung vlog ni Kalingap Norman na sinundo si Beyonce doon sa kanila. At saka masama yung pakiramdam niya guys. So, salamat naman kay Kalingap Edo at binilhan siya ng gamot. So, sabi nga sa ano niya, sa live, oo, sa live niya nga. Live niya ba yata yun? O live basta-basta nasabi niya no na yung gamot is may halong pagmamahal. Sa live niya yata yun, nasabi niya yata yun. Yan. Sa live niya yata yun. May halong pagmamahal daw yung gamot na binili niya. Kaya mabilis naka-recovery si Beyonce. So, hayan guys. So, nakita man naman natin o oh, yung
pagkas yung daway na pagsabi na ni Mami Hansel is parang botong-boto sila kay Kalingap Edo. Sino ba nang hindi makakagusto kay Kalingap Edo, 'di ba? Ang bait niya. Yan, ang bait niya. Oh, 'di ba? So, ayan guys, so hanggang dito na lang at at least yung napait naging emotional tayo kanina at least sa bandang dulo is may kunting kilig naman tayo guys. So pahapyaw naman yung sinabi ni Mami Hansel na ganun. So bahala sila, sabi nga naman. So tayo na lang ang mag ano, what you see, what you get na lang guys. So alam naman natin na may something yung dalawa. So kung sabi ni Beyonce is mag best friend sila ni Kalingap Edo. So hanggang dun na lang muna tayo. So huwag tayo magmadali kasi nga mamaya is tayo ang magugulat next year. Diba guys? So hanggang